Nakaraos na naman po ako ng isang ulam na ibinahagi sa inyo. Ito po ang estilo ko sa paggawa ng tortang talong. Masisiyahan na sila dito sa ginawa kong torta. Toring torta. Huwag kayong aalis, antabayanan nyo. Gagawa po ako ng salsa nito. Mga 3 kutsarang mantika. 4 na. Iprito muna natin tong ating talong, ha. Ito po ay natira. Nagluto ako ng talong nung isang araw, di po ba? Ito'y kalahating talong. Malalaki yung talong na nabibili dito sa banda ko eh. Hindi po ito yung nakikita natin sa palengke. Medyo may katabaan. So, ginawa ko, tinanggal ko po yung balat. At hiniwa ko ng maliliit. Yan ang una natin gagawin. Malagyan na nga ng konting asin. Yan. Sige, prito po natin yan. Alam nyo naman, ang talong, di ba? Mahilig kumain ng mantika dyan eh. O, palagay ko'y maayos na. Nakita nyo ba? Mapula-pula na, luto na. Isasama ko na po itong ating bichuelas. Ito rin bichuelas. Konting bichuelas. Ang ginawa ko po eh, ito ah, hiniwa ko ng talagang maliliit na parang kasing laki ng gisante. Ako po'y nahilingan na magluto daw po ako at meron kaming konting pagtitipon. Eh, ito na lang ang sabi ko, dadaling ko at ng mga iba-iba naman. Patayin nga po na natin. Sasaling ko po muna dito ah, sa isang malukong. At hayaan natin lumamig ng sandali. Ayan. Okay na yan. May gulay-gulay na naman. Gandang tignan, di po ba? O, ito naman ang isunod natin. Giniling na baboy po. Iprito natin yan ha. Palagay ko, ayos na to. Papatayin ko po yung apoy ha. Hindi ko masyadong niluto-luto ng konti. Medyo mga siguro 80% lang naluto at may gagawin po ako dito para magusto. Salin muna natin sa isang maliit na planganita. Lagyan natin ulit ng konting mantika, 2 kutsara. Tsaka na po tayo mag-isa ng konting bawang at konting sibuyas. Lagyan na natin tong isang kamatis para may kulay. Lagyan ko na po ng konting asin, konting paminta at yan lang naman ang panlasa niyan eh. Lalagay ko na po itong ating kinchay. Haluin na po natin yan. O, papatayin ko na yung apoy ha. Isalin na po natin dito sa ating giniling na baboy na niluto kanina. Lagay na rin po natin itong ating talong at saka yung ating bichuelas. Ganda ng kulay. O de, maraming makakakain yan. Pinaghalo-halo na natin eh. Lagyan po natin ang harina. Siguro mga kalahating tasa ng harina. Yun talagang measuring cup ang gamitin nyo ha. Haluin po natin. O, pagkatapos po, batihan natin ang 2 itlog to para magkadikit-dikit. Alam nyo na kung saan tayo pupunta ha. E, ito po idadaling ko sa aming grupo na may pagtitipon mamaya. Pinagsama-sama ko yung mga natirang gulay sa refrigerator. E, then natapos, nakain. Sa pakawari ko, gagawa rin ako ng sabaw. Tingnan natin ha, mamaya na. Lagyan ko po ng 1 kutsarang knorr liquid. O, tsaka po natin haluin. Huwag na nating tipirin. Meron pa po ako natirang keso. O, kalahating taso ng ginayat na keso. Isama na rin po natin nang masayahan sila. Diba? O, magpainit po tayo ng mantika. Karkulahin nyo kung gaano kalalaking torta ang gagawin nyo, ha? Ayos na to. Gantong kalalaki. Parang mahina lang naman kumain yung mga pupunta sa Bible study, eh. Gusto nyo bang pumunta at nang matikman tong aking ginawa? Huwag nyo na ipagmamakaingay at baka marinig po ni Tita Betty. Eh umapya, malakas kumain yun eh. Para sa kanya eh, tapos na to. Wala na kayo makakain. Ang ginagamit ko pong kawali eh non-stick. So hindi po ito didikit. O titignan ko po ha, babaliktad ko yung isa at baka luto na. Aba po pwede na. Babaliktad ko yung mga susunod. Yan po ang ating tortang talong na may kasamang bichuelas. Hindi na masama. Mainam na ito. May kasama pang gulay. Magugustuhan ng matatanda. Ganda ng kulay, di po ba? Itong isa, tignan natin. Ayan. Hindi naman siya kakapalan, pero hindi po siya kanipisan. Sa pakiwari ko po, ayos na ito eh. Tignan nyo. Oh, ayos na. Ililipat ko muna ha. Sandali po. Ayan. Pagpapatong-patungin natin para po magandang tignan sa camera. Pero kapag ka ito po iniluto nyo, huwag nyong ganito. Patuloy nyo po ang mantika. Gusto ko lang makita nyo at mainganyo kayo kung gaano kaganda ang ating ginawang torta. Lutuin ko po yung susunod ha. Okay. Balik na rin na po natin. Huwag kayong aalis. Antabayanan nyo. Gagawa po ako ng sarsa nito. Oh, ayos na. Simpleng sarsa lang po ang gagawin natin. Sige. Sandali na lang yan. Masisiyahan na sila dito sa ginawa kong torta. Toring torta.
Sasalin ko po yung mantika, ha? Hindi natin kailangan yan. Siguro magtitira lang ako ng isang kutsarang mantika. Dito po sa mantika, dadagdag natin itong 1/3 na tasa ng harina. Kailangan lutuin natin itong harina. Pinapupula po natin yung ating harina. Lagyan ko na po ng tubig. Inuutik-utik ko yung paglalagay ng isang tasang tubig. Nakukulangan ako sa sarsa. Nilagyan ko pa po ng kalahating tasa ng tubig. Lagyan po natin ng konting pampaanghang, ha? Konting hot sauce. Katitik lang ang nilagay ko para po magkalasa ng konti. Lagyan na rin po natin ng gatas. Siguro kalahating tasa ng gatas. Hihinaan ko po ng konti ng bahagya yung apoy at ayoko namang makurta yung gatas. Lagyan po natin ng knorr. Dalawang kutsara ng knorr ang aking inilagay. O, ganun lang po yun. Tikman nyo. Para sa akin po ay okay na ire. Papatayin ko na yung apoy. O, ito po sarsa natin. O, tatlong torta lang po ang papakita ko sa inyo, ha. Ayokong lagyan ng sarsa lahat yung tortang ginawa ko, eh. Para lalong masiyahan, lagyan nyo po ng sarsa. Hindi nila alam na mga natirang talong lang at bituelas yung ating pinagsama-sama, tortang talong. Pero level up ng konti, mga kaibigan. Sana po yung magustuhan nyo. O ano, nagkaigi po ba tayo? Ayos po ba? O si Ron Bilaro?